Gawin tayo itong Samsung. Nasa 50 inches yata ito. Problema nito, testing natin. Yeah. So, umilaw naman siya. Wala, ano? Power on natin. Yeah, umilaw siya. Link lang siya, no? Yun, may backlight. Yun. So, ibig sabihin nito, ayaw magtuloy. Yun, no? Nagbiblink lang yung red niya. Nagbabacklight siya, pero nawawala rin. Yun. Tapos, magbiblink yung red niya. Yan. So, ayaw magtuloy. Okay. So, try natin ito kung ma-repair natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So, yan lang ang problema niya. Nagbiblink lang yung red. Bubukas yung backlight niyan, tapos mamamatay. Bubukas yung backlight, mamamatay. Nagpo-protect pag mga ganito ang problema. Yun, oh. Ayaw magtuloy. Yun, may backlight siya, oh. Tapos nawawala. Ito yung kanyang model. Ito ba? 50 inches Samsung. Okay, so nabuksan na natin yung unit. Bali, ito yung kanyang power supply. Tapos ito naman yung kanyang main board. At yung panel niya ay yung ganito. Yan, may kaputol, no? Tapos mayroon din dito. Okay. So, may mga video na rin tayo nitong ganitong problema. Pero try natin kung same pa rin ang problema nito. So, ayan. Okay. So, ang problema niya ay nagpo-protect. So, pag naghang ka ng ribbon yan, pwedeng magtuloy ito, no? So, inhang natin yung ribbon nito. Try natin kung gagana siya, no? Okay. Yan, nag-backlight siya. Eh, tumuloy siya, no? Pag nakahang yung ribbon, tumuloy siya. So, ibig sabihin yan, buo yung ating backlight main board. Yan, tumuloy, oh. Oh, hindi na siya namatay. Hindi na nawala yung backlight niya. Okay. So, sunod natin gagawin. Try natin ihang ito. Titingnan natin kung magtutuloy siya. Pag hindi, kailangan natin mag-execute ng blocking ng clock signal dito muna. Kasi mas madali dito. Hindi na tayo magka-cutting. Ano? Okay, punot mga natin to. Tapos, kabit natin yung ribbon. Okay, so hinhang natin yung isang side. Yan, papansin nyo, nagpa-backlight naman siya. Eh, tumuloy, ano? Tumuloy siya, oh. Na nakahang yung isang side natin ito. Nakahang. So, tumuloy yung unit. Titingnan natin kung may display. Okay, so wala siyang display. Pero hindi na siya nag-protect. No, yun, oh. Tuloy na siya. Okay, so gagawin natin, ikabit natin yung ribbon. Titingnan natin kung magsha-shutdown ito, magpo-protect ito. Okay, so ayan, nag-backlight siya, tapos yun, namatay na naman siya, ano? Kasi nga kinabit natin ito. Ayan, nag-blink na naman yung ilaw niya. Ayan, mangyayari dyan, patay sindi na lang yan. Okay, so ganun, no? Protect na siya. Kasi nga, nakakabit na ito. So, gagawin natin dyan pag ganito ang issue. Maaring dito ang problema. Doon sa kaputol. So, gagawin natin ay hahanapin natin yung clock signal natin dito. Or pwede din mag-ano muna tayo, no? Mag-voltage check. Voltage check muna tayo. Titingnan natin kung walang short na SMD. Check muna natin, baka may short na SMD, baka SMD lang ang problema.
kasi nakaraan may nagawa tayo, SMD lang ang naging problema ng panel niya eh. Okay, try natin to, baka SMD lang ito. Okay, so wala tayong nakitang leak na kapasitor. So gagawin natin yan, hahanapin natin yung clock signal niya dito. Meron siyang test point dito. Yan, CK1, CK1 lang pala nakalagay dito. CK1 hanggang CK8. Yan, hahanapin natin yan dito sa ating top board or dito sa ribbon. Hahanapin natin siya dito kung saan siya banda dito. Tapos magte-tape tayo. Okay? So pag naghanap diyan, tester lang tayo, magbabuzzer tayo diyan sa CK1 tapos hanggang sa CK8. Tapos yung tapat na 'yon, 'yun yung ibablock natin. Okay? Okay, so nag-tester na tayo mula dito sa CK1 hanggang LC2 dito. Okay, so makikita natin siya dito. Yan, may tagging na yan. So ito yung LC1 natin. Yung CK1. Ito CK1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, hanggang dito yan. Tapos ito naman yung ating LC1, LC2. Itong dalawa ay ito yan. Sana yun. Yan. Yung BGH saka BSS, magkadikit lang yan, magkasunod-sunod lang yan. Pero lang itong CLR saka STB natin, ano. So gagawin lang natin dito, try na lang natin muna i-block yung ito, 8. Tapos sama natin yung LC1, LC2 nya. Or pwede ding 8 lang muna, ano? Baka ito lang ang nagpo-protect yan. Pero mas maganda maisama na natin yung LC1, LC2. Baka damay na rin ito. Okay, so pwede rin ito lang muna. Okay, try natin yung 8 na ito. Bilang lang tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun yung kasunod yan. Yun yung ipablock natin na 8. Okay, dito sa ribbon na ito. Dito tayo magpablock. Okay, bubunutin muna natin itong ribbon. Tapos bibilangin natin. So, ganun lang pag nag-tape method sa ganitong side. Kasi dito tayo nakadetect ng error, no? Dito yung protect. Dito kasi hindi siya nagpo-protect pag kinabit natin eh. Okay, so bali ito yung binlock natin. Zoom na lang natin ng kaunti. So, mula sa gilid dito, 1, 2, 3, 4, 5, yan. Ito hanggang dito yung tape natin. Tapos nagmula siya dito. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pin ang binlock natin. Okay. So try natin yan. Titingnan natin kung magno-normal yung screen nito. Okay. So yan yung tape natin. Tapos, testing ngayon natin. Titingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito. Kung hindi ito mag-protect ulit. Ano? Kasi kung yun lang talagang naging issue niya, yung isang side niya, pwedeng magtuloy-tuloy ito. Okay, saksak ko lang siya. Tingnan natin. Ayan, nag-backlight na siya. Namatay. Dumilim. Dapat lumiwanag. Ayan, nagliwanag na siya. Oh. Oh. At hindi na siya namatay. Nagtuloy-tuloy na siya. Hindi na siya nagsha-shutdown. Yun. So, silipin natin kung may picture. Okay. Yun, may display na siya. Kulay asol, ano? Yan. Nakalagay ay no signal. Itong side na to may problema. Pero okay naman, ano? Hindi naman nagkaroon ng lines or hairlines. Okay. So, perfect pa ito. Okay. So, itong side na to ang nagka-problema. Tapos, itong side naman ito ang buo. So, makikita natin dito, wala namang hairlines. Hindi naman siya nagkaroon ng hairlines. Malinis. Okay, kahit guhit sa taas, wala. Ano? Okay, so pwede na ito. So, hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.